Magandang umaga po sa lahat. Let's start po muna sa prayer para ibigay tayo ng sa ating gagawin ngayon. Umaga na to. So ang gagawin po natin, mag-chart ulit ako, mag-analyze ako ng chart and then mamaya tutuloy ko yung backtest para malaman natin kung kailan ba magandang mag-trade, oras ng trade. So ang binabacktest natin ngayon is NCD card. So kailan ba magandang mag-trade ng NCD card? So yung concept, yung principle na ginagawa ko sa pagbabacktest ng NCD card, pwede nyo siyang gayahin sa ibang mga market. Okay? So, mag-analyze muna tayo ng ibang mga market para maititrade tayo, hopefully today. And then, mag-backtest tayo to know when is the perfect time or good time to trade the market. Lord, in Jesus' name, samahan niyo po kami sa aming gagawin. And I pray, Lord, na ito po ang mag-guide sa aking mga makikita sa chart. Forgive us for all the sins that we did against you. Thank you for this wonderful day, wonderful time that you have given us. Thank you, Lord, sa lahat ng provision. Maraming salamat sa internet, sa computer. Thank you so much sa mga blessing na binibigay niyo po, Panginoon. And I pray, Lord, na sa mga susunod na oras, minuto, ay maging kapakipakinabang sa lahat ng natutong mag-trade, sa lahat po ng Millionaires Club member, sa Great Forex Team in general, and sa lahat po ng mga future trader na Pilipino, I hope makatulong po itong gagawin namin na magkaroon sila ng tamang perspective sa market ng makatulong po para maging profitable po ito ang bawat isa. Glorify your name sa Great Forex Philippines, expand the territory of Great Forex Philippines, and this we pray, O God, to you all the glory in Jesus' name, I pray, Amen. Okay, so mag-share na po ako ng chart. So maganda sinisimula natin lahat ng ating gagawin with the prayer para guided tayo ni God. Alam naman natin na syempre si God ay all-knowing siya. Kaya mas maganda guided tayo ng all-knowing. Wait lang po, no? So live po ito. So syempre, unfiltered, uncut. So ito yung ginagawa ko at yung mga nangyayari sa akin kapag analyze ako ng market. So, sometimes merong mga kailangan gawin, merong mga kailangan kausapin. So, may include po siya dun sa live na to, dahil live ito. So, at least para makita nyo na ganun pala. May mga distraction din ang pagte-trade talaga. Diba? Wait lang po, ito na nga yung isa sa mga distraction. Meron lang akong text. Ayan. So, share ko na po yung aking chart. So, kahapon po ay meron tayong mga analyzations sa AUD market. No? Mga iba't ibang AUD market. Ayan. So, dapat po nakikita nyo na hintayin natin nag-ano pa siya. Ayan. Dapat nakikita nyo na po ang aking chart. Check nga natin kung lumalabas na siya sa YouTube. Ayan. So, pag nakikita niyo po yung chart ko, so, AUD card. So, medyo may galaw siya kahapon, pero yung ginalaw niya is doon sa waiting area ko. Okay, so, hindi ako nag-trade dito dahil nga itong area na to hanggang area na to eh, waiting area, no? Ito lang. Disclaimer pa pala muna, no, bago po ang lahat. Ito lang. Importante itong disclaimer. Yan. So, disclaimer lang po. Investment involves risk. You should only trade in financial products that you are familiar with and understand the risks associated with them. This video is in no way a financial advice but for educational purpose only. So, huwag niyo po ilalagay yung pera niyo sa isang bagay na hindi niyo alam. Simple as that. So, huwag niyo po akong sisisihin kapag nawala yung pera niyo dahil just mean na una-una may risk sa market. Okay? Kahit ako natatalo, walang trader na hindi natalo. Pangalawa,
dapat alam niyo yung ginagawa niyo, no? Trade at your own risk. Okay? Alam, dumikit siya dito. Kaya nga po nag-aaral tayo para lumiit yung... What's that? Okay. So in short, wala po muna tayong trade sa EDCAD. E mamaya, kung aakit siya dito, so valid pa rin yung aking, ano, valid pa rin yung aking position o yung aking analyzation yesterday. So sa mga MC member, Millionaires Club member ng Great Forex Philippines na gumagamit ng EA, you can use this one still. Pero meron lang akong gustong Okay. So sa nakikita natin, guys, still nagkikreate pa rin naman siya ng lower low. Ano ba yun? Ito. Tingnan nyo. Dito yung isang high. Ito yung pangalawang high. Ito yung pangatlong high. So nagkikreate pa rin siya ng lower high and lower low. Ito. So... nasa seller's bias, seller's territory pa rin tayo o mas inclined pa rin ako mag-sell. Meron ditong break ng isang high. Ah, may break dito ng isang high. So kung may break dito ng isang high. Pwede na pala itong ibaba dito. Okay, nagkaroon tayo dito ng ganitong movement. Diba? May high dito, bumaba. May high doon, bumaba. Tapos meron dito high. Tapos na-consolidate dito. Tapos umakit siya. So, creating pala siya ng higher high. Ngayon, malaman kung ito ay maging lower, higher low. Pag naging higher low to, kapag magpapalit na pala tayo ng bias. From seller to buyer's market. Parang na pala tayo rito ng buyer's market, buyer's ano, territory. Bababa na yung buyer's territory natin kasi nag-create na siya ng panibagong high. Ito. Ito, di ba? So, ito. Diba doon? Kasi create na siya ng high dito. Ngayon, kakaroon siya rito ng konting low. Ito nga pala po. Na-audio in the majority of the video. Tatry ko pong magsalita as much as I can. Pero sometimes mapapatulala ako kasi nag-iisip ako. Pakiintindi na lang po dahil talagang mahirap mag-isip habang sinasabay ang bidik. I will not give lectures or explain trading principles. I am sharing how I usually analyze the market and find possible trades. God bless you all po. Comment down sa mga video, comment section to... And please indicate yung time ng video kung may tanong po kayo. So, it will be easier to find the context in your question. My chart time zone is based on Tokyo, in Tokyo, okay? Ang maganda lang din po sa ginagawa natin, malaman niyo po talaga yung buhay trader. Ano ba yung ginagawa ng trader? Patulad ko. So, may iba't ibang routine ang bawat trader, pero ito yung akin. So, kung wala kayong idea pa sa ano mga ginagawa ng trader bago siya mag-trade, at least ma-expose po kayo, di ba? True to life po ito. So, paghapon naman, nakaupo ako dito, andyan yung mga anak ko, siyempre, merong may mami, mami, ganon. So, distracted. Hindi mo, wala naman kasing perfect na ano eh. Wala na kung medyo meron na tayong sarili-sariling pamilya, talagang magkakaroon ng distraction. Part yon ng buhay trader. So, dapat marunong tayong i-ano.
i-adjust yung sarili natin sa mga distraction na yun. Tanggapin. Yun ang easiest way, tanggapin na may distraction. So, syempre, meron din akong trabaho, meron din akong business. So, sometimes, most of the time, nag-a-analyze ako, biglang may tatawag, okay, may kailangan tapusin dun sa work, work from home po ako. So, kailangan i-drop ko lahat siya. Magkakaroon ako ng mga trades na mamimiss. Ang pagkakaiba lang po nito, sa usually kong ginagawa, una-una, nakabihis po ako. Sabi ko nga, hindi naman ako nagbibihis na maganda kapag nagtitrade ako. Pangalawa, medyo mabagal ng konti kasi nagsasalita ako. Baka kasi medyo ma-bored kayo kapag talagang hindi ako nagsalita ng todo. Eh, habang nagsasalita at nag-iisip, medyo mabagal. Yung cell ko, good pa siya kasi kailangan ma-break ito. So, dito tayo. Dito ako. So, good pa tong cell ko. So, kung magkaroon ako dito ng retest, si sell ko pa rin yan. Kung magkaroon ako ng retest doon, pwede tayong mag-sell dito. Basta kailangan may mag-close muna sa baba nito. Kung may mag-retest man dyan, pwede ko rin i-sell yun. Ang importante, mag-create siya ng lower low. So, open ako sa retest. Doon sa mga baguhan, kung gusto kung naghahanap po kayo ng mga basic na learnings, meron puntahan niyo lamang po yung mga video dito sa channel namin sa YouTube, no? Trade Forex Philippines, hanapin niyo po. Meron po tayong mga lessons, mga lesson for beginner. So, since nag-analyze na ako, I am assuming na medyo familiar na yung karamihan sa market. Okay. So medyo magbago tayo doon sa mga may EA, no? So this one, 20, 20, good pa rin yan. Ito naman, karoon tayo ng 50 pips. Wait pa yan. Swing trade tayo dito ng sell. Kung mag-swing trade ako ng sell dito. Okay. Pwede mo i-swing to. Manual or EA man yan. No? So, pwede ka mag-trade dito sa retest tapos swing ka mga 70 pips. So ito yung swing sa EA naman. Settings. What's the sell? Okay, itong ginagawa ko naman to is for the CA ng mga Great Forex Team, Millionaires Club member pala, na merong EA. Now, this is for them. And then yung naman walang EA, you can use this idea, yung mga position na to. You try nyo lang po i-trade. No? So ito, kada may swing ka, zero lagi yung pivot TP mo. Ito yung for the swing. Lagyan nga natin ang title. Swing trade or ideal exit. Ideal exit. Guys, so sa mga nakakaalam kung paano tanggalin yung kalahating video sa Google Meet, baka meron nakakaalam dyan, paki-comment sa ano sa video. Sinesearch ko talaga, hindi ko makita eh. O hindi ko lang talaga makita. Ay, so sa mga ano dyan, techie, magagaling sa Google Meet. So this one, pwede natin to rin. Sige. Duplicate natin ito.
Genau. Ito naman. Good na to eh. Good na rin to sa bahay. Why not? Good na tayo sa bahay. Great. Great. Ito TV. Wow. Patayang. Sipin natin, 70 pips. Tapos, 20 pivot. Yan. Okay. So, yan. So, good para that. Mabilis pa nga itong ginagawa ko, guys, eh. Kasi nga, gusto kong pumunta sa ibang market agad. So, mabilis pa itong ginagawa natin. Ngayon, kung kayo po, eh, nagtitrade kayo ng mga ilang buwan, ilang taon na, tapos mas konti pa rito yung ginagawa nyo. Itingin lang kayo sa market, iisip ng konti, ikuit ng isang trend line, o gagawa ng isang SNR, tapos magte-trade na, eh, hindi po magandang practice yun. So, hindi ko pa po pinapakita kung paano ko nagpa-plano nung sa risk management ko, yung budget, no? Paano ko nagpa-budget dito. Nag-chart lang tayo, nag-analyze lang tayo ng chart. Okay. So, ito po. Ito yung gawin, gamitin. Ay, sorry, 1 hour pa tayo. Sa inyong mga trades for the rest of the day or the week. Wala pa nangyayari, no? So, ay, grabe. Yung mga color, yan. Yung mga numbers na may color, yun yung corresponding level. Halimbawa, blue, ito blue long line na to, yung blue na color na yun, yun yung level niya. Okay, hanapin nyo lang po yung mga color nung tools na ginamit ko. Yun yung level na yun. Itong purple na to, 866110 yun. See? Kaso syempre, lilitan mo, mawawala ng space, mababa ng konti. So, yun po nangyayari. Okay. So, kakopy ko po itong link na to. Like ko itong sinesend sa Facebook. And then later on, isasend din po sa comment box ng video sa YouTube. Okay? Kasi ilagay na natin siya agad sa Facebook para mababalikan na ng mga nanonood sa akin ngayon. O pupuntahan na. Diba? Alam mo.
Kita lang. Copy link. So this is AED card. Ay, dun sa mga gumagamit ng EA ng Great Forex, andito rin sa chart na to, no? Yung pwede nyo ilagay doon sa EA nyo. Ayan. So puntahan nyo po yung aking Facebook, andun din po. Doon ko po kinoment yung chart. Facebook ko po. Hanapin niyo po si Jenny Forney. Jenny Forney. Ayan po, pakihanap po sa Facebook. Pakifollow na rin po para every time na mag-live ako, makikita niyo na po siya. Na-comment ba? Parang hindi na-comment ah. Ayun, na-comment siya. Okay, na-check ko. Teka lang, oh. Ito na yung mga isa sa mga distraction eh. Ay. Madilim daw ako. Teka lang ha. Okay, AUD card. Ilang oras tayo pinabot dito sa AUD card? Well, sa mga susunod na ano po, na chart, medyo bilisan ko ng konti, no? Bawasan ko ng konti yung salita ko. So, esensya na. Kasi tumatagal pag medyo nagsasalita talaga na madami. Okay, let's go. AUD card, AUD USD. O yun. Kunti na lang. Okay, kailangan magpalit yung market. So, pag lumabas siya rito, tsaka ako magbabay. So, wala naman nangyaring movement masyado. So, good pa to. Copy ko lang yung link. Yung comment po sa FB lang, hindi na ako naglagay muna sa YouTube kasi mahirap siyang hanapin. Pagkatapos ng video na to, ilalagay ko sa comment box ng YouTube yung comment. Yung mga links, no? So sa Facebook ko po muna siya nilagay kasi mabilis mag-copy paste dun sa Facebook kaysa sa YouTube. This one is AUD USD, AUD USD chart. Yan. So next, AUDJPY. Okay, so hindi pa siya matitrigger. So may nagtanong kahapon, na-trigger po ba yung EA nyo? So hindi siya pa matitrigger kasi nasa waiting zone pa siya. Okay? So, ano yun? Wala. Ako muna ang trade sa mga AUD market.
Kasi ito po yung aking analysis last kapon. Itong pagitan na to, so hindi, yan ang waiting zone ko. Wala dito, hanggang dito, so naghintay po ako na lumabas siya dyan, no? Then pag lumabas siya dyan, saka ako magbabay o magsisell, depende po saan siya pumunta. So yan, no? Hindi ako mag-trade dyan. Ay. So, kakopi ko na rin para at least, lagi ko na rin yung link dito. Sa Facebook muna, no? Tapos, pagkatapos nitong video na to, makikita niyo po yung mga link sa comment po ng video na to sa YouTube. AUDJPY. AUDJPY. Next. AUDCHF. Okay, AUDCHF. Kailan ba ito? Kapon October 23. So, ibig sabihin, na stop loss. Okay, ito po ay learning. Okay, may natutunan tayo rito, natalo. Okay, bakit natalo? Dito na kasi talaga yung bounce ng market. Malaman. So, kung nakapag-enter tayo rito ng trade kahapon, na-trigger yung EA man, no? Tapos, nag-profit siya ng around 13 pips lang. Tapos, nag-bounce na siya hanggang sa na-hit yung stop loss natin. Okay, learning. Pag natuto na natin yung learning na yan, magkakaroon tayo ng earnings, no? So, inormalize po ang talo. Okay, minsan kasi parang ang sakit naman na talo. So, masakit pag yung sinabi natin salitang natalo. Pero pag ginamit mo yung salitang may natuto, ano to? Learnings to, experience, charge to experience. Medyo nawawala ng medyo kumakalma ang ating usot ng dami. Kaya iwasan natin yung salitang talo, kundi ay may natutunan ako o learnings. Ano kayo matututunan ko dito? Pag natutunan ko to, yung learnings magiging earnings. Okay. Gusto ko muna mag-ano doon. Okay, gusto ko lang po mag yan. Gusto ko lang po mag-share ng konting oras doon sa sinabi ko, no. So, learnings and earnings or losses. So, isa sa pinaka ikinatatalo ng mga trader is yung psychology. Maraming mga trader na magagaling na sa technical analysis. Ganon din ako dati. No? So, ang galing-galing ko sa technical analysis, pero ang pumapatay ng account ko, sumusunod ng account ko, is yung psychology of trading. So, maraming mga bagay na nakaka-apekto sa atin, especially pera kasi yan na pinaghirapan natin. So, greediness, isa dyan, di ba? Tapos yung nagmamadaling kumita, yung hindi tayo pasensyosa, gusto natin mag-trade na lang ng mag-trade, hindi natin gustong dumaan sa proseso, at marami pang iba. So, kaya pagdating natin sa market, hindi tayo ready. So, hopefully, yung sinabi ko kanina, huwag natin ikatigil, ika-discourage yung mga talo, yung mga losses. Yung losses na yon, yung L na yan, partan mo siya ng learnings. L for learning dapat siya, not L for losses. Kasi pag yung learning na yon, natuto ka, tinanggal mo yung L, nawala na yung losses natin, pero hindi natin yung ma-eliminate 100%, ha? Lumiit yung mga losses. Ang katunod nyo, earnings. No? So pag natutunan natin yung dapat nating matutunan doon sa mga talo natin, mga trades, doon na papasok yung earnings na.
no, unti-unti, slowly but surely. Kailangan lang magkaroon tayo ng realization na ano ba yung mali kong ginagawa? Bakit kaya ako nagkakaganito? Sometimes hindi strategy. Most of the time, hindi strategy ang problema ng trader. Most of the time, consistency. Consistency na gawin, sumunod sa plano. Consistency na sumunod dun sa budget o sa risk management nila. Consistency na sundin yung strategy. So, hindi strategy kalimitan ng problema ng mga traders. Ang strategy, problema yan ng mga beginner kasi hindi nila alam saan sila, anong gagamitin nila. Pero kung matagal na tayo nagte-trade, marami na tayong alam sa market. Actually, hindi strategy ang problema natin. Ang problema natin, consistency. Kailangan, kahit isa lang o dalawa lang, kahit nga isa lang talaga, ma-master mo yung strategy na yon, yun na yung bubuhat dun sa account natin. Yun na yung magbibigay sa atin ng pera from the market. Hindi mo kailangan ng 10, 20, iba't ibang indicator, iba't ibang strategy, 20 coach, hindi mo kailangan nun. Ang kailangan mo, realization doon sa trade mo. Ano kang klaseng trader? Anong market ang fit sa'yo? Anong ginagawa mong paulit-ulit na mali kaya ka natatalo? Yun ang tutukan mo. Hindi yung pag nakarinig ka ng bagong hype na strategy, pag nakarinig ka ng bagong ginagamit na indicator ni kaibigan, ni tropa, o may nakita kang bagong turo sa YouTube, dumaan sa feed mo, mag-aaral ka na naman ng panibago, hindi mo pa nga na ma-master yung ilang buwan mo ng pinag-aaralan. So, mag-master ka ng strategy, tumutok ka sa isa, siguro yung dalawa, kapag na-master mo na yung isa, pag may na-master ka ng isang strategy, kung gusto mo pa magdagdag, then go ahead. Pero siguraduhin mong meron ka munang na-master na strategy and then realization na lang ng mga weaknesses mo para maging profitable trader tayo. So yun, hopefully po nakatulong yan. So nagagaganyan din po tayo rito sa Greek Forex kasi hindi lang tayo, hindi ko nga karamihan ng trader, especially ng mga matatagal ng mga nagte-trade, hindi na naman strategy ang problema eh. Psychology na. No? So, dapat nakikita niyo po ulit yung aking market. So, AUD-NCD, hindi mo nakapunta sa AUD-NCD, no? Ito pumunta sa ibang market. So, marami na tayo na trade na, ano, na chart na AUD market. Hindi ko naman sinasabi, i-trade nyo lahat yan, no? Ayun na. Na-hit na. Okay. Silipin ko lang yung trade ko kasi sabi niya rito, na-hit na yung aking, ano. Wait lang po. EURUSD. Anong account po ba yun nilagay? Okay. So, praise the Lord dahil na-hit yung ating take profit sa AUR-USD. So, ito po ay offline kong ginawa. No? So, nagawa ako rito ng nag-chart ako ng konti. Tapos, ayan po. So, 40 pips hanggang dun sa 618 umabot siya dito sa aking Fibonacci. No? Ganda. Okay, dahil gumalaw na siya, natin mapag-trip para kay tayo dito mamaya. So, obviously, nasa buyer's market tayo. Ibig sabihin, mas maghanap tayo, kailan kaya tayo mag-trade ng buy? Yun lang po yung hanapin natin, kailan tayo mag-trade ng buy. Pupurin ko muna itong aking mga position dito para malinis ang aking chart. Yan. Okay. EURUSD. So, siguro medyo magpo-pullback siya ng konti. Hindi ko lang sigurado. Wala naman akong, never akong maging sigurado, no? Pero,
Di hindi meron tayo rito ng ganito. Pwede siguro mag-pull back siya ng konti, pero hopefully umakyat pa rin siya tuloy-tuloy. So baka pull back lang yung mangyari. Kasi nga, nasa 618 siya kanina, di ba? And meron tayo rito medyo SNR. So if ma-break niya to, trade ulit tayo ng buy. So hanggat hindi niya nag-break, huwag muna tayo mag-buy. And then, pwede tayo mag-TP. Ganito. 60 pips, why not? Around here. Yun yung ginagamit ko, SNR lang. Okay. Stop loss. 40. Ayan. Ganito. Okay. Simpleng-simple lang pong arithmetic. Kailangan lang niya ma-break itong SNR ko dito. Pag na-break niya to, dito siya, mag-close sa taas, magbabay po ako, mag-take profit ako, pwede ko mag-take profit ng according sa pivot levels, pwede ko mag-TP dito sa R2. Pero kung makita ko umakit pa rin yung market, wala naman mga nangyayaring pullback, pwede akong mag-TP hanggang dun sa aking SNR, sa aking resistance, okay? Clipping ko lang po yung DXY. DXY po, yan po yung sa US Dollar Index. Oh. Okay, since meron tayong ganito, baka ito yung maging dahilan para mag-pull back pababa yung market, yung EURUSD. Bawa mag-consolidate rito, halimbawa lang. So, umakit siya doon. Kung a-accept tong DXY natin, magkakaroon tayo rito sa EURUSD na malamang-lamang. Okay? Malamang-lamang. Consolidate siya rito, tsaka naman siya bababa. Okay? So, pwede siguro pagdating niya around here, umakit siya ulit. So, para makita natin yung timing na yan, pwede tayong gumamit ng Fibonacci sa DXY. Okay? So, halimbawa, sabi ko, hindi ako magle-lesson. Mag-pull back to rito. Pag nag-pull back si DXY, mga hanggang 50% o 0.618. Pag nandyan na yan, tapos medyo bumaba, natabayanan nyo na uli yung akyat. Ang ganda nito. Parang ano siya. Parang drawing ng anak ko. So either sa 0.5 o 618, kapag bumaba siya, natabayanan nyo yung pagbaba rin, ay pag-akyat na ulit ni EURUSD. Pag nandun na siya sa 618 or 0.5, tapos bumaba na siya ulit, baka doon, malamang doon na rin yung pag-akyat ng EURUSD. Yun yung mga level na rin yung puntahanting na. So ngayon, gusto ko sana mag-buy. Hopefully, ma-break niya to today and then makapag-buy ako doon. So, copy ko po yung link. Tagyan ko siya ng sa sell. Hindi mo na ako maglalagay ng sell entry. So, doon sa mga may EA, ibaba nyo rito yung sell nyo. Ito. I'm saying is, ito lang ha. Ano ba? EURUSD. Okay, nakikita nyo itong mga buy, exit, sell, exit, ganyan ko. No? Ibig sabihin, doon lang sa area na lang ako mag-start mag-buy. Doon sa area na yun ako start mag-sell. Ano man. Ay, isa lang ang copy. Buy.
Yan. Okay. Ibig sabihin, pagdating dito, hindi na muna ako magbabay. Hanggang doon lang ako magbabay. Pagdating dito, doon lang ako magsimula magbay. By entry, by exit. So, sa area lang na yun, ako magbabay. So, cell entry. So, dito niya muna ibaba. Okay? Cell exit tayo dito. So, kasi, isang malaking pag-akyat to. So, unless mag-create siya ng panibagong low, and then mabreak niya yung low na yon, katulad ng ginawa ko kanina sa AUD market, saka natin to imo-move. Pero dahil wala pa siyang low, para lang hindi mag-enter yung mga EA nyo sa mga MC dyan na gumagamit ng EA. Ibaba nyo rito. Para lang hindi mag-sell yung EA nyo. Kasi wala tayong low dito eh. Ay, dun sa mga nagmamanual trade, so, ibig lang kong sabihin, hindi muna ako magse-sell dito sa part na to hanggang hindi siya nagke-create ng low and nababreak yung kinreate niyang low ng another low. So, naintindihan niyo po ba yon? So, kung gusto niyo pong maintindihan, panoorin niyo po ibang mga video namin dito sa YouTube dahil ito pong oras na to is for chart analysis. So, wala na naman akong matatapos kapag nag-lecture na naman si coach. Okay, kinapi ko siya, AEURUSD. So, EURUSD. Okay, baliktad daw yung L ko. So, naka-ano ata yung aking video. Naka-mirror image. Kaya nung gumanon ako, bumaliktad yung L. EURUSD chart. EUR. So, hopefully, yung mga ginagawa natin dito, nakakaroon kayo ng idea, unang-una, ano kaya yung mga gagawin ko kapag mag-trade ako. Pangalawa, pwede pala ako mag-trade sa area na yun. Diba? Manual to. Pangatlo, ganun pala yung ginagawa niya ako. Kapag nagte-trade siya. ERGBP. So, pass muna tayo rito. ERGBY. EURAUD. Ay, guys, ano nga pala? Kung merong mga, wala pa kayong broker, naghahanap kayo ng broker na maaasahan, matibay at malakas. So, meron po akong ilalagay na link dito po sa video na to pagkatapos ng video na to sa comment box. Ay, sa description pala. So, Vantage po iyon. Sa lahat ng gagamit po ng link nung, na nasa description box nitong video na to, ay meron makakakuha po kayo na 100% deposit bonus until November 30th. Katapusan ng November kung hindi ako nagkakamali. Advantage. November 2023. Yeah. Hanggang katapusan ng November 2023. Gamitin niyo po yung link sa description box ng Vantage po. Mag-open po kayo ng bagong account. And then hanggang $500 po yung pwede niyo makuha na 100% deposit bonus. Ibig sabihin, pag nagagawa po kayo ng, nag-deposit kayo ng $100, magiging $200 yung nasa account niyo. Pero hindi niyo po ma-withdraw yun, ha? Ano lang yun? Added leverage lang sa inyo. Ibig sabihin, instead na $100 lang ang maitetrade niyo, pag natalo na yung $100, yung makakapag-trade pa rin kayo. So, lahat na sosobra doon sa $100 na deposit bonus, yun ang pwede nyo i-withdraw. So, at least meron tayong leverage, no? Lumaki yung leverage natin. Ooh. Okay. So, balikan natin si GBPUSD. Si GBPUSD, so hindi ko to na-chart kahapon. So, na-chart, I mean, hindi ko to naisama sa live kahapon, no? Pero nandito tayo, so around magkano na yung around 60 pips na yung profit ni GBPUSD. So around here sa buy entry, so syempre nag-close yung candle
around dito. So dito ka makakapag-enter ng buy. So, tinuturo ko na sa inyo kahit gumandam na yan, kumaga kung paano nyo gagawin kung nangyari sa inyo to. So, dito ka makakapag-enter ng buy. Ito, mga around dun. Basta dun sa area paglampas ng buy entry. And then, yan, nakaswing lang yan. So, sakto naman tayo dito sa R1. So, pwede ka mag-TP dyan sa R1. Kahit medyo babaan mo ng konti. Yan. Pag na isa dyan. So, ganyan nyo po pwede yan i-trade. So, since gumagalaw na siya, kung magkaroon siya ng pullback ng konti, eh, antayin nyo. Or pwede naman kayong gumamit ng market structure. O kasi pag na-miss na yung trade, so it's either gumamit ka ng market structure. Or doon sa mga pivot levels. So since nasa gitna siya ng pivot level, so pwede kang gumamit ng market structure siguro. Doon dapat nakapag-enter ka uli na. So if magkaroon to ng retest dito sa baba, pwede kang mag-sell. Hanggang dun sa R1. Parang gano'n ang magiging trade mo. Ngayon, kung hindi na siya mag-irita sa baba, huwag ka na mag-trade. So, pwede kang humabol ng trade pag mag-retest siya. Pag hindi siya mag-retest, miss trade na yan. Okay? So, copy ko pa rin to. GBP/USD. GBP/USD. GBP/USD chart. Okay. Makatay or kagahapon talaga. Tulog na ako nito eh. Aga ko nakatulog. So yung mga naiwan trade na lang, EURUSD lang ata ako nag-TP. EURNCD! Okay, TP pala ako dito. EURNCD. EURNCD. So, ito po yung mga tinrade ko nang hindi naka-live, no? EURNCD. Nasaan na siya? EUR. Check ko na lang mamaya. Excite lang ako. So, aram ba ito? Ilang pips ba ito? 70 pips. So, 70 pips. Not bad, right? For one market. EUR cards. Sige natin ito naman. URCHF. Oh! Ganda nito. So, dito tayo.
JPY. Yan ako yung mga JPY market. EU din JPY. Okay? So, mahina si JPY. EUR JPY, obviously, mahina rin siya. GBP JPY, ito yung ginagawa ko ngayon. NCD JPY. Pati NCD. Pati NCD umakyat. Mahina kasi yung NCD ito ng mga nakaraang buwan. Yes, si JPY. Oh. Si JPY. So, medyo nag-consolidate. Pumatas yung lakas sa DXY. JPY. Ah, kasi bumagsak talaga si DXY. Pagabi. Pero, nag-consolidate lang. Ah, hindi ko nga ba. Talaga si JPY. USD. JPY. Ano GBPA, JPY. So, talagang parang sa mga oras na to, mahina si JPY. Baka hindi to mag-pullback. Pero, sana mag-pullback. Ngayon, pag mag-pullback to konti, kung mag-pullback siya konti, pwede tayo mag-train around here. Kung hindi siya mag-pullback, kasi mahirap na mag-trade dito, masyado ng ano, mag-stop loss ka rito, tapos mag-TTP ka rito. Pangit yung ating risk and reward ratio. Diba? So, kung magpo-pullback siya, makapag-enter ka around here ng trade. Tapos ka around here. Medyo maganda pa yung risk and reward ratio natin. Ganyan lang po, no? So, wala pa siyang, hindi ko pa makitaan na magsisell ito sa ngayon. GBP, JPY. So, itong mga to guys, ha, dami kong inilagay na chart. Sabi ko nga, this video is in no way a financial advice but for educational purpose only. Trade at your own risk. Kung hindi nyo market, huwag nyo i-trade. Kung gusto nyo maging market, obserbahan nyo sa demo account, i-trade nyo. Hanggang mga 1 to 2 months, 3 months, bago nyo i-trade. Okay? So, huwag kayong mainggit. Halimbawa, sa susunod na live natin, ay, na-hit yung TP. Tapos sabihin nyo, sayang, dapat pinarade ko yun. Huwag ka mang hinayang kung hindi mo market yung na-hit na TP dito. Dahil, yun lang dapat mo talagang ginagawa. Hindi kang mag-trade sa hindi mo naman na-obserbahan. Hindi mo naman kilala. Ano to? GBP, JPY. Okay. So, kung gusto nyo talagang mag-trade, nung market na yon, yung market na inaano natin dito, ina-analyze, observe nyo 1 to 2 months. Kailangan talaga magbigay kayo ng oras dyan. Ang ganda nito, oh. JBPA, yun din lang ang umakyat. Mga ganitong tulog-tulog. Ay, teka lang. Bago tayo magpatuloy, meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Okay. Gusto lang po akong i-share sa inyo, no? Kasi dito po sa Great Forex Philippines, lalo na po ako, binigyan po, inatasan po tayo ni Lord na mag-share ng Word of God. It's because yung mga skills and talents na binigay, na ginagamit natin ngayon, lahat naman nang galing kay God. Ang dami nga nating pera, pero ang pangit naman ng relasyon natin sa tao, sa kapwa, at especially relasyon natin sa Diyos, no? Hopefully, by God's grace, makatulong yung mga wisdom na sinashare natin dito sa Great Forks Philippines para magkaroon ng kaayusan yung buhay natin, no? So, kanina po, nag-aaral ako sa Philippians, so 4:19 po. Meron na isa sa mga sikat na verses na lagi natin naririnig kung saan-saan. And may God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. No, lagi natin naririnig yun. May God meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ibig sabihin lang noon sa simpleng salita, i-bless ka ni Lord dahil kaya niya mag-bless. Parang gano'n, na sobra-sobra. Kung ano man yung need mo, i-bless ka ni Lord. Lagi natin naririnig yan, nababasa natin sa mga quotes. Pero yung story pala nun, yung context nun is
sa Philippines po, si Paul po yung nagsusulat dito. It's about yung mga tao na miniministeryuhan o binibigyan ni Paul ng Word of God ay tinutulungan siya, sinusuportahan siya, and actually, pati material stuff, binibigyan siya. So, kanina, nagkaroon ako ng realization, doon pala yung naka-connect. So, siguro nabasa ko na to, pero hindi nung mga nakaraang mga taon, pero hindi ko siya masyadong naintindihan. Pero kanina nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, help me to bless yung mga tao na nag-share sa akin ng Word of God, yung mga pastor namin, yung mga leader namin sa group, sa mga Bible study namin. Kung nasuportahan sila, bigyan ng material gift sa abot ng makakaya ko, yung kung ano yung kailangan nilang tulong na kaya ko ibigay, it's because pala, meron pala yung blessing din. So, hindi naman sa after lang ako sa blessing, pero yun kasi nakasulat sa Word of God na it is an acceptable offering. Yung palang tulong natin doon sa mga taong nagbibigay sa atin, nag-share sa atin ng Word of God, is an acceptable offering. Teka, dito asabi ya. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Sabi rin dito ni Paul, not that I am looking for a gift. Hindi naman sa nangihingi ako sa inyo, no? But I am looking for what may be credited to your account. Pero parang sinasabi ni Paul dito na naghahanap ako para ng way para ma-bless kayo. So si God, marami siyang mga ways para i-bless tayo, katulad ng tithing, di ba? Pag nagbigay tayo ng ikapu natin with faith, pag nagbigay tayo sa may hirap, pag tumulong tayo sa gawain ng Panginoon, yan ang mga iba't ibang mga pamamaraan ni God para i-bless tayo pag nagpatawad tayo ng kaaway natin, kapag hindi natin dinisrespect yung mga magulang natin, mamumuhay tayo ng mahaba sa mundo. So maraming mga ways si God para i-bless tayo. At ito sa yon, if susuportahan natin, tutulungan natin, even giving material gift dun sa mga taong nagbibigay sa atin ng spiritual, o nagtutulong sa atin para mag-grow tayo spiritually. Hindi nga, I am looking for what may be credited to your account. I have received full, sabi ni Paul, I have received full payment and even more. Na-bless na ako ni Lord, actually, sobra-sobra pa. No? Sabi niyang ganon. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you have sent. Sabi nga niya rito, dito niya rin sinabi yung I know what it is to be in need. It is to have plenty. Alam ko paano maghirap, alam ko rin paano magkaroon ng sobra-sobra. I have learned that secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Sabi niya, kaya kong maging contento kahit nasaan ako dahil pinapalakas ako ng Panginoon. So, in short, hindi dahil gusto ni Paul ng mga material stuff o tulungan siya ng mga tao, kundi dahil sobra-sobra na yung blessing na binigay sa kanya ni God, kundi yung suporta na kayang ibigay sa kanya ng mga taong tinutulungan niya spiritually, binibigyan niya ng pinapakain niya ng Word of God through the help of the Holy Spirit, ay will be credited doon sa mga tao so that they will also be blessed. It's a way of God na ba-bless din yung mga tao. Kasi sabi nga niya, sobra-sobra na akong blessed. Ano lahat? Parang ayaw naman niya na siguro na lahat na lang sa akin yung blessing. So para ma-bless din kayo, suportahan niyo yung ginagawa ko. Kasi it will be credited to you. Ayun. So hopefully, kung meron po kayong mga spiritual parents, mga tao na nagli-lead sa inyo ng sa mga Bible study, ganun, o may nag-share sa inyo ng Word of God, kung kaya niyong tulungan sa anumang makakaya niyo, no? Suporta, aid, yun kasi nakalagay dun eh. Aid, ganun. Actually, pati nga material nga, gift nga, no? Kasama doon, it will be a way of God for you to be blessed too. So, all glory to God. I hope may ma-bless at ma-apply natin sa buhay natin. Okay, maganda to. Balik tayo sa... Maganda to. Teka lang. Bago mo to i-trade, check mo muna yung AUD. So, okay.
Okay. Ay, siguro hindi mo na ako magte-trade ng GBPAUD. Maganda siya. Maganda siya kasi umaangat siya, tapos nandito siya sa trend line na to. Pero kahit na maganda siya, hindi mo na ako magte-trade ng buy. Pero if ite-trade mo man to, huwag kang muna mag-trade ng sell dito. Okay? So, hindi mo na ako magte-trade ng buy. Nakaganyan lang siya. So, hindi ko siya ite-trade. Gusto ko lang ilagay. Kasi yung AUD natin, umaakyat. So, ibig sabihin, kung umaakyat si AUD, medyo malakas si AUD. O, ilang market na yung AUD CAD, AUD USD, AUD JPY, AUD CHF. Ito medyo consolidate. AUD NCD consolidate din. So, baka magkaroon ng konting consolidation. Pag malakas versus malakas equals tabla. So, baka magkaroon to ng konting consolidation. So, hindi ko muna to titignan for no? Si GBPCHF 10, so valid pa yung, ay, hindi, ano pala to? Ano pala to? Dito ko siya itetrade pag na-break nga niya yung aking SNO. I have to stop. Kailangan ko na po tumigil para makapag-backtest ako kahit papaano. Okay. Kailangan muna natin yung GBP. So, kahapon po, NCD CAD binabacktest ko. Ibig sabihin, tinatest ko yung back, tinatest ko yung history niya. No? Ang tanong na gusto kong malaman, kailan ko kaya pwedeng i-trade? When is the best time for me to trade NCD CAD? Ang gusto kong malaman, para masagot yun, gusto kong malaman kailan kaya siya gumagalaw. Kasi kung hindi siya gumagalaw, ba't ko siya i-trade? Diba? So gusto kong malaman kailan siya gumagalaw. So para malaman kung kailan siya gumagalaw, gusto kong makita yung data, no? Yung oras ng paggalaw niya. So paano ko, ba't ayaw ko tumano? Average trade. Oh, I see. Ay. So, paano ko makikita yung oras kailan siya gumalaw? Siyempre, through the history nasa kaliwa ng chart. No? So, punta lang ako sa 1 hour time frame. Pwede kahit anong oras na gusto nyo. 1 hour kasi intraday kasi ako. Usually, sa 1 hour ako nagbababad. Sana. Tapos, gusto ko lang makita kung saan yung oras na nagsimula siyang umandar at saan yung oras na tumigil siya. Okay? So, ipapopulate yung data na makukuha ko. So, mano-mano to. Mano-mano ko. So, kung gusto niyo pong malaman yung mas in-explain ko itong ginagawa ko to last, I think, October 9, 20 ng gabi. Tinan niyo po yung live ko noong October 20th. Friday po yun ng gabi. So, diniscuss ko po ito ng mas detalyado sa YouTube channel ko natin. No? Check ko nga. So, gusto ko check ko lang po kung nakikita nyo yung aking Google Sheet kung saan nire-record ko yung nakukuha kong data. Okay? Sabi ko nga, sa mga nakaraan, maraming mga software na pwede nyo gamitin, pero kasi ako, gusto ko ano yung nangyari. So, ako yun, no? Personality ko yun. Ayoko nagmamadali, gusto kong malaman. Kasi pag nalaman ko siya, mas magiging mabilis ako. Kasi alam ko na in the future, no? Mas magiging mabilis ako in the future kapag nalaman ko ngayong nagsisimula pa lang. So, parang hindi nakikita yung aking share. Teka lang. Parang kailangan ko atang new share. Share window. Entire screen. Yan. So, tingin ko nakikita na yung entire screen niya. Ano ba? Ayan, nakita na, no? Sorry.
So again, dun sa mga nakakaalam, no, paano kaya tatanggalin yung, yung mukha ko dun sa kanan? So, paki-comment dyan sa ating description box. Tinatry ko siya pero bago kasi ako sa Google Meet. So usually kasi nasa Zoom ako eh. Ang problema sa Zoom, hindi naman tayo makapag-live sa YouTube. Okay, makipag-paki-like, subscribe, share, follow nyo po yung mga social media natin para makadiretso yung live na po ako sa YouTube, no? Paki-subscribe po dito sa YouTube channel natin. Pag nakakapag, meron kasi silang mga, ano, mga, tawag dito, meron silang mga requirements, number of subscriber, bago ka makapag-live sa YouTube, diretso. So, please, paki-subscribe po kung nakakatulong kami sa inyo para at least makapag-live na tayo diretso sa YouTube at mas lumaki na yung screen natin. So, hindi ko siya kayang hindi ko kaya yung i-program na may basta na lang tayong subscriber dyan, no? Okay. So, natapos tayo kahapon ng September 7, 2023. September 7, September 8. So, dito tayo natapos. 6 o'clock. Pataas. So, ito ata yun. 6, September 7. Tapos ako dito, around here. Okay. So, next, ito. So, tinignan ko lang po yung mga movement na mas mataas sa 30 pips. Okay, kasi ako, gusto ko lang naman makakuha ng 20 to 100 pips per day. So, kung meron akong dalawang market, 20-20 yun, o 30-30, may 60, diba? So, kung meron akong tatlong market, di may 90 ako doon, kung may 30 ako. So, kailangan ko lang po, gusto ko lang malaman kung kailan siya mag-move ng 30 pips pataas. Ngayon, kung kayo naman, eh, ang TP nyo, mga 50 to 100 ang gusto nyo TP, eh, isukatin nyo yung mga mas mataas sa 50 na movement, di ba? Kasi ito pong backtest na to, eh, gagamitin ko para sa trade ko. So, yun yung personal kong, ano, hinahanap. So, kung meron kayong ibang hinahanap, adjust nyo na lang yung mga requirements. Pero, pwede nyo gamitin itong, pwede nyo gawin yung ginagawa ko. So, from September 8, 6 o'clock, hanggang dito sa September 8, what's this? September 8, 6 o'clock din. Nag-move siya ng around 45 pips. So, ano ba ito? September 8. Sorry. Ay, congrats kay Ogie. Natapos na niya yung ano, yung backtest nito. So sabi ko, anong realization mo? Nakapili ka na ba ng time kung kailan ka magte-trade? O ite-trade mo ba yung NCD card? Swak pa siya sa requirements na hinahanap mo. Number of pips, time to trade, isang araw. So, inaisip pa raw niya kung ano yung gagawin niyang diskarte. So, pwede niyong gawin parang malito. Ito, sa ibang market, yung market na tinitingnan niyo na pwede na parang possible yung maging ano, market niyo. Sabi ko nga last time, halos, hindi lang halos, talagang every month, siguro twice a month, mga pagkatapos ng mga sahuran, nakikita ko, asahan ko yung asawa ko nasa Zara. Okay? Kasi, suki siya ng Zara. Yung tindahan ng Zara, gusto niya yung mga paninda doon. Kaya, meron lang naka-budget doon, no? Na parte ng sahod niya. So, ganun din sa market. So, saan kayong market na mas magugustuhan nyo? Yung magiging suki kayo doon. So, paano nyo malalaman? Siyempre, kailangan nyo ng data. Pwede ba namang bibili kayo basta bibili ako doon, di mo alam kung anong tinda doon. Di mo alam magkano tinda. Kailangan mo malaman kung ano yung nasa loob noon. Ito yung ginagawa natin, binabacktest natin. Fit ba sa atin itong NCD card o kung ano man yung market na ibabacktest na binabacktest mo sa for now. Okay. Nangyayari pag dumadagdag.
Nag-comment ata nung nakaraan, may matitipi ka ba dyan, 30 pips? Okay, kung wala kayong matitipi sa 30 pips, lakihan nyo. Depende sa needs nyo yan, guys. Okay? Iba-iba tayo mga trader. Ano to? Nalito na ako. Iba-iba tayo mga trader. Ang tinuturo ko sa inyo, ways. And then yung ways na yon ilapat nyo sa personality nyo, sa oras nyo, sa schedule nyo, sa strategy nyo, sa discard nyo. Yun, okay? So, kahit yung mga Millionaires Club members, sabi ko sa kanila, kung matuto kayo, magkaroon kayo ng sarili nyo strategy na na-discover nyo, na fit sa inyo, mission accomplished si coach. Kasi magkaiba tayong tao. Pero kung medyo gumana sa akin, gumana rin sa'yo, eh di maganda rin. Win-win, di ba? Kung gumana sa akin, di gumana sa'yo, pero may natutunan ka doon sa pamamaraan ko, medyo babaguhin mo lang ng konti, nambawa, number of pips, dadagdagan mo lang yung mga nakulangan ka lang sa item ko rito kasi apat lang tong sa akin, lima pala sa'yo, gusto mo mga sampu. At least, di ba, natututunan ka. What's this? After nito, kakaroon naman ako ng yung trabaho ko naman. Kailangan kong mag-sulat. Yung trabaho ko ngayon, nagsusulat. And then after kong mag-sulat, kailangan kong mag-budget sa bahay. After kong mag-budget sa bahay, kailangan ko ng sige sa inyo mga bata, dahil uwi na sila. So, ako rin po, hindi lang ito ginagawa ko. Siyempre, maya kailangan ko ng time para iplano ko yung mga trade ko for this week. Kahapon dapat yun, hindi ko nagawa. So, mamaya ko ipaplano yung trade ko. Yung pera na ilalagay ko, yung mga EA na iseset ko, yung mga chart na ito na nalagay natin, yung analysis na ginawa ko, saan ko siya ilalagay na account. So next time siguro, sama natin yung sa live. True to life tayo dito. So imagine guys, kanina nagpa-plot ako. Kano katagal ko siya pinalat? Mabilis pa yun ha. Kasi nga nasa YouTube tayo. Tapos imagine kung kayo, ano yung ginagawa nyo? So hindi ko alam yung ginagawa nyo sa trading nyo, maaring mas marami kayong ginagawa sa atin, sa akin, di praise the Lord. No? Kung mas detalyado yung trading life nyo. Kasi hindi nyo naman pala nilalagyan ng effort. Hindi because hindi nyo kaya, it's because hindi kayo nagbibigay ng effort. Enough effort na kailangan para magkaroon ng progress. Yung ko to, consolidator. Yung ko yan. Ito. So, pinuha ko yung simula ng oras. Kung saan siya unang nag-move, sidikad, nag-move siya the whole day. So kung the whole day siya nag-move, ang kailangan ko na lang, so far ha, ilang pa lang naman to, 2 months pa lang naman to, walang ko lang. Kailangan kong mag-decide sa sarili ko kung kailan ko siya ite-trade. Ako. Kasi siya gumagalaw siya maghapon eh. So ako, kailan ako pwede na i-trade siya? Kasi parang so far, nakikita ko, gumagalaw siya maghapon. So, hindi naman ako pwede maghapon na nakatutok sa NCD card. Iyoko naman nun. Kaya, after kong mapopulate yung mga data na kailangan ko, kailangan ako mag-decide, anong oras ko ititrade to? Ganun.
Tapos kakayanin ba niya yung take profit na gusto ko? Ganun. Maano oras ko siya i-analyze para makuha ko yung galaw niya? Ganun. So, kailangan may mga tanong ka na tingnan mo kung masasagot nung populated data mo. O yung mga nakuha mo na mga numbers dyan sa chart. Last na to. Last na to, promise. So far, parang maganda siya talaga sa umaga. Okay. So, pag ganito, malamang sa gabi ko siya i-chart, tapos nakaabang na yung EA ko sa umaga para kahit hindi ko maabutan yung alas 6, alas 7, eh meron nang nakaabang sa akin. Diba? So, pwede kong gawin yun. Ngayon, pero 2 months pa lang to, eh. Not enough data pa. Yun lang yung mga possibility na pwede nyong maging ano, conclusion. Mga kayo nagbabaptis mo. Ito, last na to, last na to. Have to stop. Sabi ko pang trabaho. Okay, guys ha. Kakatulong ba kami sa inyo? Kung nakakatulong po ang Great Forex Philippines, please naman po, paki, yan, so mag-advertise muna tayo. Kung nakakatulong po kami ang Great Forex Philippines, kung nakakatulong po ako si Coach Jenny sa inyo, paki-follow, paki-like, paki-subscribe, paki, kung ano man po yung mga usong ginagawa nila ngayon, dahil everyday nagbabago sila, dahil ngayon may pa-star na sila. Okay, so paki naman po, paki-subscribe, paki-share, paki-follow, paki-star, para naman po mas lumaki pa yung reach natin and makakatulong pa po tayo sa ibang mga Pilipino. And dun sa mga naghahanap again ng broker na maaasahan, matibay, yung pong link po eh, ilalagay po namin sa description box. So kapag ginamit niyo po yan, hanggang November 30th po, meron po kayong 100% deposit bonus. Okay po. So pag hindi po yan ang ginamit niyo, wala po kayong ganun. Kapag nag-nap kayo sa Vantage na broker. So, bye everyone. I hope nakatulong po ako, ang team po namin sa inyo. And God bless po. Sa Thursday po, meron kaming live. Every Thursday, na alas 8 ng gabi sa Pilipinas, meron kaming live training. Live po yun sa Zoom, pwede kayo mag-join. So, hopefully, makita po namin kayo doon. Send lang po kayo ng reach out lang po kayo. Pwede kayo mag-reach out sa YouTube, pero mas maganda po mag-reach out kayo sa Facebook. Yung po mga links, nasa description box. Pakicheck po. Bye-bye. God bless. So,